In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. The Lord be with you. And with your spirit. Today we commemorate the feast of St. Matthew. Coming together as God's family with confidence as us about our power and strength and prayer for all our brothers who are sick and for those who take care of the sick. I confess to Almighty God and to you, my brothers and sisters, that you see in my thoughts, in my words, in what I have done, and what I have prayed to do. Through my most holy soul, therefore I ask that you may let your word be to all the angels and the saints, and you, my brothers and sisters, to pray for me to the Lord our God. Almighty God, have mercy on us, forgive us our sins, and bring us to everlasting life. Amen. Most humble, mighty people, your charity embraces not only your needy brothers and sisters, but also the clergy and the mothers of the priests. We hear you, let the example of charity listen to the prayers of your needy brothers and sisters, that we imitate your virtues. May we be contented with the state in which God has placed us, and carry with the strength and courage our cross, may we follow the footsteps of our blessed Redeemer and small supporting Mother, that at last we may reach the kingdom of heaven, to the merits of our Lord Jesus Christ. Amen. May your intense love for us, spiritual needs, and carries in your desire to discover God's goodness in all things. Let me seek my people and nations that in all things. By your shining example, increase your detachment from worldly and material pleasures that make you nearer to what is supernatural and divine. May you seek my people and continually grow spiritually in God's grace. By your practice of strict poverty as a means of gaining holiness and intimate friendship with God. We pray you seek my people and spiritual. O Lord, we have given to the world of glorious apostles and humility, send one hand before us. God has made example of strength in us, through his intercession of every word to confirm our eyes, with the humble heart of Jesus Christ, our Son, Jesus Christ, our Lord. Amen. You may now ask for the favor you wish to obtain in the intercession of St. Martin. Saint Martin de Porres, you always have sympathy for the poor and those who are suffering. We need your help and our eyes for you in great confidence of your goodness and power. The favor you receive from God in God's name, as special intercession. We ask your own suffering to be with us and assist us from the preaching and the heaven. We give a real and direct respect to by loving God and your neighbor. Now let us be in the presence of God, intercede for us and be the divine mission to give us shelter and soul and body. Amen. O God, who with untold mercy were pleased to choose as an apostle Saint Matthew, the tax collector, grant that you sustained by his example and intercession, and may merit to hold firm in following you. Through our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, one God forever and ever. Amen. A reading from the letter of Paul to the Ephesians. I plead with you as a prisoner for the Lord to live a life worthy of the calling you have received.
with perfect humility, meekness, and patience, bearing with one another lovingly. Make every effort to preserve the unity which is the spirit as an origin in peace, as its inviting force. There is one body and one spirit. There is but one hope given all of you by your call. There is one Lord, one faith, one baptism, one God and Father of all, who is over all and works through all and is in all. Each of us has received God's favor in the measure in which Christ bestows it. It is who gave apostles, prophets, evangelists, pastors, and teachers in roles of service for the faithful to build up the body of Christ. Then we become one in faith and in the knowledge of God's Son, and for the perfect man who is in Christ come to build stature. The word of the Lord. Thanks be to God. The Lord be with you. And with your spirit. The Holy Gospel according to Glory Matthew. To you, O Lord. As Jesus moved on, he saw a man named Matthew and his boss, where taxes were collected. He said to him, "Follow me." Matthew got up and followed him. Now, it happened that while Jesus was on the table in Matthew's house, many tax collectors and those known as sinners came to join Jesus and his disciples at dinner.
The Pharisees saw this and complained to his disciples, "What reason can the teacher have for eating with tax collectors and those who disregard the law?" Overhearing the remark, he said, "People who are in good health do not need a doctor. Sick people do. Go and learn the meaning of the words, 'It is mercy I desire,' and not sacrifice. I have come to call not the self-righteous, but sinners." The Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. May kabigatan po yung panyaya na kinapamahit ng buong ikabal. Sabagay sa pagdiriwa ngayon ay sa Ebanghelyo ni San Mateo na siyang ipinagdiriwa natin ngayon po sa araw na ito bilang bahagi ng kanyang kapistaan sa pagkanyang pagiging martir, ay ipinapahayag niya na siya ay isang makasalanan, na isang makasalanan. At kung talaga kailangan natin si Jesus, kinakailangan ipahayag natin na tayo ay isa sa mga katulad nito. Isang makasalanan. Well, siguro sabi na lahat ay kailangan natin sa Jesus. Pero dapat din sa Jesus, dahil sa kinikilala natin na tayo ay makasalanan. Maliwanag sinabi ni Jesus, no? Ako hindi nagpunta rito para sa mga banal. Ay kung banal ka na, ba't ka magpunta sa iyo si Jesus? Maliwanag sinabi niya, no? Ako'y hindi naparito para sa mga banal. Ako'y naparito para sa mga makasalanan. Para na rin sinasabi na naparito si Jesus para sa mga drug addicts. Naparito si Jesus sa mga mamamatay tao. Kasi makasalanan. Makasalanan. Pero sabi ngayon, lahat tayo ay makasalanan. Pero, huwag natin kalimutan natin na yung panyaya na ipinapahay ng pumig kapalay, siya lamang ay darating sa gitna natin kung kinikilala natin na kailangan natin sa Jesus. At ang pagkilala na kailangan natin sa Jesus, eh alin, ang pagtanggap sa isang katotohanan na tayo ay mga makasalanan. Ay hindi, Father, kailangan ko lang sa Jesus pero hindi ako makasalanan. Kung hindi ka makasalanan, hindi mo na kailangan sa Jesus. Hindi mo na kailangan sa Jesus. Maliwanag mo sinabi niya eh. Naparito ko para sa mga makasalanan, hindi sa mga banalo. Very clear. Berinder yung kanyang pahayag, naparito ako para sa mga makasalanan, hindi para sa mga banal. Kaya, revolutionary, yung panyaya ng ating Panginoong Jesucristo. If we declare na tayo yung mga banal, hindi natin kailangan sa Jesus.
Eh, Father, kailangan ko kasi ng pera. Kailangan ko bahay. Kailangan ko ng pagkain. Hindi si Jesus ang kailangan mo. Kapag hindi mo nakita ang iyong sarili na isang makasalanan, kasi yun yung huwag natin kalimutan na yun ang kadahilan kung bakit pumutar si Jesus sa daigdig na ito para sa mga makasalanan. Yung pong mga kailangan natin pagkatawad, pagalingan ng mga sakit at karamdaman na kinakailangan mo ng kalim, kinakailangan mo ng i-declare natin, ipahayag natin na tayo ay mga makasalanan. Siguro mo nyo sa magkailangan, bakit naman Father? And you know, that's why in every celebration of the Holy Eucharist, and there is always a confidio. Kaya po sinabi natin kanyari, I confess to Almighty God and to you, my brothers and sisters. Yun ang ibig sabihin ng confidio, pagsisisi. Pagsisisi. We cannot come closer to Jesus Christ. We fail to declare such. At hindi rin lalawin si Jesus sa atin. Kasi yun yung bahagi ng kung saan ay pinapamanig sa atin ang puong katapal. Hindi ito para sa mga self-righteous. Eh, yung bahagi na ito ay kung saan ay pinapamanig ng puong katapal. Para ito sa mga makasalanan. Kaya po, sabi nga ho yan eh, ay isang pamamahing pangailangan na kailangan natin bilang mga nananalig sa iyo sa Diyos Elio. A humble heart. A humble heart. Yung bang mga pareseyo at mga iskriba, hindi wala pa silang kasalanan? Eh, kasalanan silang kerole. Wala silang kababahan ng kalukupan. Kaya ano nakita nila? Bakit si Jesus ay nakumikain sa mga makasalanan at mga itinuturing ng mga kasalanan ng lipunan na ito? Partikular, ang binigyan ko sa DPLN, yung tax collector, which is ang pinupunta yung walang iba, kasama na rin ay si Matay. Kasi tax collector si Matay eh. Siya ay miyembro ng BIR nung kapanahonan ni Jesus. Ito po naman ang makita po natin. Ito yung bahagi na kung saan ay maging pagkakataon ng ating pagkilos. Kaya nga, anong sabi ni Jesus? Ay, habang ko na ang gusto, hindi sakripisyo. Yun ang pangyayang ay pinamang, in His mercy, I desire, not sacrifice. Kaya, bago na kung saan ang ilo, yung kaawaan tayo ng Diyos. Baka tayo kinakaawaan ng Diyos. Hindi lamang sa magmisakit ka. Hindi lamang sa pagkat ikaw ay walang pera. Sa mga panahon ngayon, hindi lamang sa pagkat may malaki kang problema ang inaarap. Pero yun sila ang ikaw ng alam. Tayo ay makasalanan sa harapan ng buong kapal. Kaya po, huwag natin kalimutan. At yan ay bahagi. Kaya nga, sabi na natin ay institutionalized through the sacrament of the Holy Eucharist.
Bahagi ho yan. Kaya pinapaalala pa lang sa atin. Kaya sinasabi na, inaamin ko sa mga pangyarihang Diyos at sa inyo, mga kapatid, na ako ay luhang nagkasa. Kaya mahal niyo na pag inilay natin ngayon sa araw na ito, ay makita natin na luhang. Yan ang dahilan kung bakit kailangan natin sa Jesus. Kasi tayo ay mga makasalanan. Tayo ay mga makasalanan na kinakailangan ng paghihilom at kadalangan na dulot ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya, bagay na kung sa ngayon, hinihiling namin yung biyaya ng pagkapagaling. Kaya kung mag-isa, siguro kaya hindi tayo gumagaling. Ay, alin, ay, we have not recognized our wounds. Baka kaya tayo hindi gumagaling kasi hindi natin kinikilala ang ating mga sugat, ang ating mga karamdaman na nilikha ng kasalanan. Na nilikha ng kasalanan. So, huwag natin kalimutan na kapag tayo umarap sa Diyos, hindi titingnan ng Diyos kung ilan ba yung matulungan mo? Magkano ba ba yung naitulong mo? Yun ay kutawagin natin ngayon yung adet. At hindi nga ng Diyos ngayon, tayo may nagsisisi sa mga nagawa natin kasalanan. Doon natin magkita na, talaga, kailangan ko ang Diyos. Kailangan ko ang Diyos. Noong buong linggo, sinabi ko nga po natin na kaya tayo kami siya nahirapan na pagpatawad kasi hindi tayo sanayin. Sanayin natin yung ating sarili. Ganun din o. Kinakailangan natin sanayin din yung ating sarili natin. Na palaging humingi ng tawad sa Diyos. And we have to be aware of it. We have to be aware of it. Kasi kahit na kumisan every Sunday tayo nagsisimba, o sabihin natin siguro every day tayo nagsisimba, ay baka nakakalungkutan natin na every day pinangunin natin sa loob ng banal na pagdiriwang, ako'y nagkasala. Mia culpa. Mia culpa. Patawarin mo ako. Patawarin mo ako, Panginoon. Kasi yun, doon lamang magsisimula yung paghihilom ng mga sugat. Paghihilom ng mga sugat. Maging yan ay sugat ng ating hindi pagkakaunawan o pagkakaunawaan sa ating kaupag-ipag-ugnayan sa Diyos o sa ating kapwa. Kaya bahagi ho yan. Kaya nga, ayawan ko lang ho, no? Ayawan ko lang ho na ito yung sana po ay maging bahagi. Kailan po sabi ba? Kalimitan lang kasi ng mga suray. Ay, at saka yung mga pagkapagaling. They devote a period of their time for confession. Lalo na sa pagkapagaling. Kaya kung makapita nyo sa Padre Pio, kung nakapunta na ako kayo sa Padre Pio, dyan sa Batangas, meron silang isang chapel dyan. Meron silang isang chapel. Isang chapel lang yun, ha? Nalil, kung pisalan ng paligid doon. Siguro sabihin natin, baka alam mo, baka ito'y ginawa lamang dito, no? Baka ito ay ginawa lang itong chapter na ito para lamang kasi
gusto lang gawin, hindi. Kapag pinag-usapan namin ang pagkakagaling sa mga karagama, an important factor, ay alin, ay yung confession of sins. Confession of sins. Napakahalaga po yun. Napakahalaga po yun. Ito po minsan ang napakahirap ipaunawa. Ito yung malaking hamon ngayon ng panahonan na ito, na nawa ay wag namin sayangin. Kasi yun ay bahagi ng pagkapagaling ng mga kasalanan. To declare ourselves as sinners. Yung po, everyday na sa banal na pagdiriwal namin sa ako, kapag mga binyal sin ako ngayon. Pero, we have to declare it, kaya may panahon tayo na nakaimikan bago natin sabihin na yung pag-isisi natin sa harapan ng buong may kapal. Pero bahagi yun ang pag-ibis talit na yun, sana rin po, ay maging regular din yung pagtanggap natin ng sakramento ng kumpisama. Sabi nga, kasi po yung devotion natin kay San Martin, hindi pa ganun kalago. At sabi nga, kahit na siguro maglagay ako ng oras for confession, ano? Kapag araw ng Huwebes. Kasi yung araw na lamang ng Biyernes, yung First Friday, yung pakumpisan natin kapag sa mga First Friday, ay yun lang yung ating schedule ng confession. Tuwing First Friday, ay wala namang ipag-umpisan eh. Ngunit yung apostolado ng panalangin na siguro ay narinig na sa akin, kasi palagi ko na lang silang sinasabi na mag-umpisal kayo. Hindi ko i-chichismis ang kasalanan ninyo. Baka akala ninyo i-chichismis kong kasalanan ninyo. Hindi ko i-chichismis ang kasalanan ninyo. Bahagi ko yun. Kasi kapag i-chichismis ko yung kasalanan ninyo, may penalty ko, may penalty na ibibigay sa aming mga pare. Pwede kami mawala ng faculty. Kapag kinismis namin yung inyong kasalanan, halimbawa, nangumpisan kayo sa akin, tapos yung pinangumpisan ko, sinabi ko dun sa iba, pwede po akong mawala ng faculty. Ano ibig sabihin ng wala pa ko? Hindi ako pwede mag-umpisa. Hindi ako pwede magpakumpisa. Hindi ko pwede gawin yung aking tungkulin bilang isang pari. Bakit? Kasi, isa po yung sa akin. Yung disclosure of the sacrament of confession. Kaya sana huwag kayong matakot na kayo'y mag-umpisal. Kung kayo natatakot na kayo'y mag-umpisal kasi i-dismiss kayo, either hindi ko alam ang batas ng simbahan, or hindi kayo nakikinig. Kasi batas ng simbahan yun eh, na hindi pwedeng i-dismiss ng pari yung inyong kasalanan. Yung inyong kasalanan. Bahagi yun na kung saan ay huwag natin kalimutan yun. Pagkatao na sana po ay, ma'am, unawahan natin kasi napaka-secret po yun. Pero ang sinasabi ko po yun, mahalaga yun na makita natin na kinipagkilala, ako yung makasalanan. Yun si San Mateo. Isang Mateo. Kinikilala niya na siya isang makasalanan. At si Jesus ay dumating dito para sa isang makasalanan. Kaya, bahagi yun na kung saan ay nakita po natin alin. Ilapit natin yung ating makasalanan sa harapan ng buong may kapal. Pero yun, isa po yun. Isa po yun. Kaya po minsan,
Kapag hindi ho natin siguro na papakinabangan yung biyaya na paggaling na. Why? First and foremost, kasi hindi natin pinapakinabangan yung biyaya ng halip ng pagpapatawad ng kasalanan. Na magsisimula saan? Sa pagkilala na ako ay makasalanan. Na ako ay makasalanan. Kasi yun ang ating pangapalataya, eh, no? Hindi na akong bago yun para sa ating bahagi na, ikaw ay makasalanan. Na kaya, kasi paano kasi ako ay makasalanan? Nagpunta ka si Jesus para sa mga makasalanan. Eh, no? Sabi mo na, ako ay walang makasalanan. Hindi si Jesus para sa iyo. Kaya yun po yung makita po natin, no? Yung wordings po natin, every time pagdiriwang ng isa, I confess to Almighty God and to you, my brothers and sisters, that I have seen. So, yun po ay napakahalagang bahagi na kung saan ay sana po namnamin natin. Namnamin natin ito na makita natin sa harapan ng puro may kapal. So, ibig sabihin, yung pagtingin ng paanyay ng puro may kapal yan rin, no? Ay, it's not more on bahagi ng pagkulos namin halit. Ano ba na yung sinakripisyo mo? Mundalin yung tulad sinabi ko, anong bagay yung hiningi mo ng awa? Kinasabi ni Jesus, it is not sacrifice that I desire. Merece. Awa. Awa. Kaya din siguro, hindi rin siguro tayo naging maawain sa iba. Kasi, ay we presume that we are not in need of one another's mercy or of God's mercy. Kasi kung talagang nakikita natin na kailangan natin yung awa ng Diyos, hindi rin ang mahirap ang maawa sa iba. Kasi yun din yung bahagi. Yun po yung iba. Mayroon na pinamanikin natin ang nakaraang linggo na makita ko. Kaya, kahit nakaawa mo ng Diyos, pero kapag hindi mo naramdaman yung awa na yan, ay hindi mo magbibigay din ng awa para sa iba. Pero ito lang po yung iniwanan ko po sa ating pagdiriwa ng banal na misa kaya, no? Na sana po ay makita natin na yung bahagi ng pagkilos, it is mercy, ang hinahanap ng Diyos. Alam niyo, ang ating UCLA ay walang hanggang awa. Siya ay umubukal sa awa. Kailan? Sabi nga natin, kinakailangan natin alin. Hiningin natin yung awa ng Diyos. At kinakailangan sa paningin natin ang awa ng UCLA maging maliwanag sa atin na tayo ay mga makasalanan. Maliging maliwanag sa atin na tayo ay maging mga makasalanan at humihingi ng awa ng Diyos. At yun po ay bahagi ng pagkakataon na kung saan ay makita ko rin po natin, no? Sa paghihilom ng mga sugat na nilikha ng kasalanan. Kasi baka akala natin yung kasalanan, walang inililikang sugat. Hindi. Maraming sugat na nililika ng kasalanan. Kaya kung isa, hindi lang natin ramdam, kasi bakit? Ay punong-puno na tayo ng pasa ng sugat na dulot ng kasalanan. Dulog na tayo. Pero ano lang inilin ng pumiga pa? Kunin natin ang kanyang dakilang awa.
binigyan natin yung kanyang awa. Na tayo ay makita natin na tayo ay makasalamat. Mas kita kasi natin yung alin. Wala na akong bigas. Mas kita natin yun. Kaysa siya, nakapagsalita ako na nakasakit na akong damdamin kanina. Mas nakikita natin kasi yung pangailangan ng katawan. Kaysa yung kasalanan ng kaluluwa. Pero yun ang hamon na itinapahin ng buong katapal para po sa pagdiriho ngayon. Sa kabistahan ni San Mateo. Kung talaga kailangan natin ng Diyos, dapat makita natin na kailangan natin ang kanyang awa. Ang kanyang awa, bakit? Kasi tayo, katulad ni San Mateo, ay makasalanan. Ito ang dulog natin sa harapan ng buong kapal, kasama ni San Martin sa Litania. Thank you.
full of mercy. Saint Martin, Lead Minister of Charity. Saint Martin, miraculously conveyed to parties and plans. Saint Martin, seeking the conversion of sinners. Saint Martin, protector of the tempted and the repentant. Saint Martin, compassionate to the sorrowful. Saint Martin, consoler of the afflicted. Saint Martin, Father of the poor. Saint Martin, helper of those in distress. Saint Martin, guardian of the homeless. Saint Martin, comforter of the dying. Lamb of God who takes away the sins of the world. Lamb of God who takes away the sins of the world. Lamb of God who takes away the sins of the world. Blessed be God who hears us in Christ. Blessed be God who hears us in Christ. Praise to God, Almighty Father, you send your Son to live among us and bring us salvation. Blessed be God who hears us in Christ. Praise to God, Almighty God, who humbled yourself to share in our humanity and you heal our infirmities. Praise you, God, Holy Spirit, the Consoler, your unfailing power gives us strength in our bodily weakness. God of mercy, ease the suffering and comfort the weakness of your servants from the Church of Christ with His holy oil. We ask this through Christ our Lord.